туда. А программа Орл с D.W.I.Z. Обсервашон. Реакшон от опинион. Орл. Обсервашон сa malalaking balitang bumutok sa araw na ito. Reaksyon ng mga personalidad sa likod ng mga balita at opinyon ng publiko sa mga isyung sangkot ang bawat mamamayan. Lunes hanggang Biyernes. Oro sa DWIZ. Kasama si David Oro. Oro sa DWIZ. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon, Bayan! Sumasingin na naman ang programang Oro sa DWIZ. O-R-O sa DWIZ. Obserbasyon, reaksyon, opinyon. At ang inyong lingkod, David Oro po lamang. Samahan niyo ako hanggang mamayang alas 4 ng hapon sa punong-puno ng mga obserbasyon, punong-puno ng mga reaksyon at opinyon po ng ating mga mamamayan hinggil po sa mga mainit na issue sa araw na ito. Ano-ano nga ho ba ang mga pumutok na balita sa nakalipas na 24 oras? Ang mga pumutok na balita mula po sa ating news center ng DWIZ ay kabilang ho dito ang may kaugnayan pa rin po sa walang kamatayang issue ng COVID-19. At yung COVID-19 update po ay ang arawang kaso ng COVID-19 sa bansa ay bahagyang tumaas. Uy, medyo tumaas po ha. Ang mga kaso ng COVID-19, ayon po yan sa report ng Department of Health. Samantala, yun daw hong bentaha ng sibuyas sa ilang pamilihan ay unti-unting sumisigla. Ano ho bang ibig sabihin ng sumisigla? Yun daw ho kasing ilang mga presyo o yung presyo po nito ay mukhang nababawasan na ng unti-unti yung bawat kilo ng presyo ng sibuyas at ang presyo ng ilang agri products ay tumaas naman. Aba, bumawi na naman po ng pagtaas. Ito pong ilan sa mga agricultural products. Nako, tingnan natin mamaya kung meron tayong makukuhang reaksyon mula po sa ilang grupo ng mga magsasaka. Maliban po dito ang atensyon sa ating mga motorista. Meron daw hong malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo ang napipintong maganap bukas. Kaya ho pala yun pong ilang mga gasoline station na ating pong nadaanan mukhang mahaba-haba na ho yung pila. Yung mga medyo mura na mga malilit mga gasoline station na nagbibigay ng murang produktong petrolyo ay pinipilahan ho ng unti-unti sa araw nito. At naku, meron hong hindi magandang balita naman sa mga may flights sa NAIA sapagkat yun daw hong ilang flights sa NAIA ay nagkaroon muli ng problema. Nagkaroon ho raw ng aberya. Ano kaya ang nangyari sa airport? Bakit ho kaya nagkaroon na naman ng aberya? Maliban ho dito, mahigit 700,000 individual ang nakiisa sa pagdiriwang po ng Chinese New Year sa Binondo, Maynila. At so far, so good. Wala ho tayong natanggap ng mga untoward incident kaugnay po ng nangyaring celebration na yan ng Chinese New Year sa mahusay na pangangasiwa po ng Manila City Government at syempre ng Manila Police District. Maliban ho dito, ang DepEd at Baguio City Government ay merong inilabas na information na 4 sa 10 kabataan o 4 out of 10 kids sa Baguio City ay hindi raw ho makapagsulat at makabasa ng Ingles. Ho? Really? Aba, hindi ho maganda ito. Kung totoo na ang ating mga estudyante ay hindi ho makabasa at hindi rin makapagsulat ng Ingles. Ay, napakalungkot naman ito. Hindi yata maganda
ang epekto po sa mga kabataan natin na mga mag-aaral, ano kaya ang problema? Baka kulang sa panig ng mga estudyante o may kakulangan sa panig naman ng mga guro na nagtuturo. So ilan lamang po yan sa mga malalaking balitang pumutok sa nakalipas na 24 oras na laman po ng mga obserbasyon. At maya-maya kukuha po tayo ng mga reaksyon sa ilang mga malalaking balitang pumutok at ang opinion po naman ng ating mamamayan. Sa oras po nating 7 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon, tingnan naman po natin ang ilang pang mga balitang pumutok. May kaugnayan po sa, yun nga, yung issue po ng problema o pagtaas ng bayarin dito po sa presyo ng o dito po sa sibuyas, ano? At kaugnay nga po nito ay mayroong imbestigasyon sa paglobo ng presyo ng sibuyas ay sinimula na po sa kamara. Ayan. As of last week, ayan. Nagsimula na ang kontrobersyal na imbestigasyon may kaugnayan nga dito sa problema sa pagtaas ng presyo ng sibuyas sa local market. At ayon po sa House Committee o ayon po kay House Committee on Agriculture and Food Chairman kay Quezon Representative Mark Enverga, ang hearing po ay sisimulan alas 9:30 ng umaga kung saan dadalo ang mga opisyal ng Department of Agriculture. Ayun, sa Martes po pala ito. Magsisimula na January 24 o bukas na. Bukas magsisimula po formal na pagsisiyasat ng Kongreso dito nga po sa issue ng pagtataas ng presyo ng sibuyas o mataas na presyo ng sibuyas. Ang Senado po nauna na nga na nagsagawa ng kanilang hiwalay na imbestigasyon sa problema ng sibuyas sa bansa. So, tignan pa natin kung ano pa ang ilang magiging laman ng balitang yan. May kaugnay nga po dyan sa issue pa rin ng sibuyas sa isasagawang investigation naman po ng House of Representative. Samantala, sa oras nating alas 3:09 ng hapon, tingnan nga po natin kung ano po ang ilan pa sa mga impormasyon na makukuha po natin kay Mr. Rosendo So, ang chairman ng SINAG. Ito pong samahang industriya ng agrikultura. At nasa linya na po natin siya. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Rosendo So. Live na po tayo sa DWIC. David Oro po lamang. Good afternoon, sir. Yeah, Manong David. Magandang hapon. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon po. Meron hong nakikitang magandang development kaugnay nga po dito sa supply at sa presyo ng sibuyas. Totoo ba itong balitang ito na unti-unti gumaganda ng araw ho ang bentahan at presyohan ng sibuyas sa ating bansa, Mr. So? Yeah, so far ano, yung farm gate medyo bumaba na. Nasa range from 120 to 150. Opo. Yun ang range ng farm gate. So ang retail, I think, pababa na rin, no? Yun ang isang good news sa ating mga consumer. Uh-huh. Bali, ang itong third week, nag-umpisa na ng nag-harvest yung area ng Bayangbang, itong Pangasinan, tsaka some part of Naybaysia, yung puting sibuyas. So, itong February, mid of February, tingin natin, we hope to be normalized yung presyo, no? Mm-hmm. So far, yun ang tingin na rin natin na at that time, pababa na ang presyo by this coming February. Mm-hmm. So mukhang
Gaganda na po ang ano, ang magandang balita po ito, ha. So ano po ang naging factor tulad ng nabanggit nyo kanina? Mayroon ho bang mga naging additional na mga naging dahilan kung bakit po unti-unting pababa na at posibleng bumalik na nga sa normal sa lalong madaling panahon o sa mga darating na panahon ito pong presyo ng sibuyas sa bansa, Mr. So? Yeah, nabanggit naman natin sa Department of Agriculture yung meeting natin na huli nung December 26 na yung timing ng pagpasok talagang nagkaroon ng problema yung stocks ng December and November dahil hindi tayo nag-angkat, no? Yun ang may konting kakulangan. So, kaya nag-spike ang presyo. And inamin naman ng DA na nagkamali, no? Yung production. And moving forward, sinabi rin natin na yung alihan is itong second to third week of January towards April. So, ang pinaka-peak ng anihan is March-April. So far, ang Pangasinan, ang unang umaani ngayon, itong end of January to February. Ayan. Pero, itong supply, tulad na nabanggit nyo, yung may kaugnayan sa anihan, kaya nga po gaganda na yung supply. Pero yung issue dito na mga nakaraan po, Mr. Rosendo, so, yung may kaugnayan nga sa tinatawag na hoarding, kaya nagkaroon nga po ng overpricing at price manipulation. Kaya welcome din ho ba sa inyo itong isasagawang investigasyon na full-blown inquiry ang sabi ho ng kamera kaugnay po ng problemang ito, Mr. So. Yeah, dapat maimbestigahan ito dahil yung mga stocks is mostly nasa traders yung stocks na between November, December. Ang magsasaka naman konti lang ang ani, no, ng December. Opo. Mga 2% lang ng total iha-harvest itong this cropping season. So, welcome natin yan para malaman kung saan nagka-problema. Yeah, oo. At itong mga pangyayari ito, magandang ano to, magandang senyales nga na sana masolusyonan tong problemang to. Kaya sa panig nga po ng Kamara, in aid of legislation ay makapagbuo ng mga batas para matulungan ang ating mga farmers. Sa panig ho ng inyong grupo, Mr. So, ano ho bang ilan sa mga suggestion o mga mungkahi at mga opinion ninyo na gusto po ninyong iparating sa ating mga mambabatas para matulungan ang ating sakahan o yung ating mga magsasaka, lalo po yung mga magsisibuyas? Yeah, ito is of course, i-prioritize ang ating production side, tulungan ng ating mga magsasaka para makaproduce tayo, no? And kung konti lang kailangan i-import, i-prioritize ang local production para lumaki, no? And kung kayang totally 100% local production, mas maganda yun. Correct. Oo. So maganda ho yan. At least pagkakataon po ito para ika nga ma-ventilate, maiparating po sa mga kinukulan at sa pamamagitan po ng kanilang ng investigasyon ng kamera ay makapaglabas po ng mga kinakailangang sistema para matulungan po ang ating mga magsasaka. Kaya maganda po ito at pagkakataon po ito ngayon para mailahad sa ating mga mababatas, Mr. Sono. Yes, Manong. Ito is makakatulong talaga sa atin na local producers, kung lalo na kung mabigyan ng budget ang ating mga magsasaka. Ayan. Okay, so meron ho ba kayo mga parting words o mga nais pang banggitin para sa mga kababayan naman po natin na ika nga umaasa na masusolusyonan na sa darating na panahon itong problema po ng mataas na presyo at kawalan ng supply ng sibuyas sa ating bansa?
Yeah, ang importante yung planning and communication with our local producers. Malaman kung ano ang balanse, kung yung talagang kulang, ipasok. And yung timing ng pagpasok para at least hindi yung alinhan ng ating mga magsasaka. Yun siguro ang the best, no? And of course, sa part naman natin, nagpapasalamat tayo sa Department of Agriculture. Nung huling Senate hearing, hiningi natin na yung fertilizer subsidy sa mga magsasaka i-release na nahantala lang yung order dating pangaliban, dapat na release ng December yan, pero ngayon nag-start na sila mag-release, so hindi lang ang ating magsasaka ng onion ang tututukan natin. Siyempre yung sa rice, very important yan kasi daily food natin yan. And ngayon, inuumpisahan na ibibigay yung mga subsidy sa ating mga magsasaka, yung 6,600 sa hektarya, 18,200 para sa 2 hectares, and kung kalahating hektarya is 3,300. So ito is makakatulong doon sa itong top dressing ng ating mga magsasaka, para at least medyo bumaba naman yung cost nila dahil dun sa pataas ng pataba. Ayan, well said. Mag-update pa ho tayo at alimin po namin, tututukan po namin itong development kaugnay nga po ng presyo ng sibuyas at supply, at yung sasagawang investigation po ng Kamara hinggil sa isyong to. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Rosendo So. Maraming salamat, Manong David. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Yung napakinggan ng chairman ng SINAG o ang Samahang Industriya ng Agrikultura na si Mr. Rosendo So. So hindi lang ho ito ikang ay para ho sa mga magsasaka ng sibuyas, ha. Lahat na po ito. Ang gusto nga ni Mr. Rosendo So ay talagang matutukan pati pa po ang iba pang mga magsasaka sa ating sakahan ng mga nagtatanim ng palay. Kasama rin ho ito, ika nga eh, sa mga dapat hong matulungan ng ating pamalaan para po sa mas maayos na supply ng bigas, at the same time ng gulay at iba pang mahalagang mga crops, ika nga, para po sa ating ekonomiya. Okay, so magandang balita ho yan, ha? At so far, so good. At mayroon ho tayong good news para po sa darating na mga araw, may kaugnayan po dito sa presyo ng sibuyas. Ang hindi ho kagandahang balita ay itong may kaugnayan naman po sa ipapataw na dagdag singil sa presyo po ng mga oil products. Nako, ito po. Meron na po tayong nakuhang anunsyo mula po sa halimbawa sa Pilipinas Shell na magkakaroon po ng paglalaw sa presyo ng produktong petrolyo simula bukas, January 24, araw ng Martes, alas 6 ng umaga. At sa gasolina po, nako, medyo may kalakihan din po, ang dagdag sa bawat litro ng gasolina, 2 pesos and 80 centavos. Ay nako, medyo may kataasan po ito. Sa diesel, 2 pesos and 25 centavos ang bawat litro po ang dagdag. At sa kerosene, 2 pesos and 40 centavos. O yan, medyo may kalakihan po ito, ha. At matapos po itong nakalipas lamang ng ilang bawas tapyas sa presyo ng oil products, meron na naman po tayong inaasahan. At ito ay epektibo alas 6 bukas, January 24, ang pagtataas, dagdag presyo sa mga petroleum products simula bukas. Yan, kaya magkarga na ho kayo at hindi na ho ito mapipigilan pa. At naka-anunsyo na ang dagdag singil sa presyo po ng gasolina, diesel,
at kerosene. Maya-maya po, idadako naman po natin ang mga report ng ating tagapag-ulat dito po sa Metro Manila at maging sa probinsya at ang ating mga regular na mga IZ patrol sa kabuuan po ng ating programa. And speaking of report, mula po naman sa Metro Manila, dakuha natin ngayon ang mga tagapag-ulat natin dito po sa NCR. Metro Patrol Report! May balita po tayong tatanggapin mula kay Danny Cruz mula sa Malabon City. Magandang hapon, Kuyang Danny! Magandang hapon, Dave. Isang malaki at magandang proyekto ang ibinigay ni Congresswoman Jay Lacson Noel sa Barangay Tanyong. Tatlong palapag na gusali na multipurpose building ang naitayo na at pinasinayaan. Ayon kay Kapitana Alma Benaventura ng Barangay Tanyong, ang ibaba ng gusaling ito ay magiging burulan ng mga residenteng walang kakayahan para bumayad ng serbisyo libre. Ayon kay Kapitana Benaventura, ang maiburol ang mga mahal nila sa buhay. Sa pahayag ni Congresswoman Jay Lacson Noel, ang natapos na building sa lungsod ng Malabon na ngayon ginagamit na ay ang Barangay Hall ng Barangay Tunsuya, Barangay Hall ng Barangay Tanyong, at ang multi-purpose building na nagagamit ng burulan ng mga residente. Ayon sa kongresista, ang proyektong ibinaba niya sa mga barangay na kahilingan ng mga lokal na opisyal ng barangay ay upang mabigyan ng mas komportableng serbisyo ang kanilang mga constituent. Aniya, patuloy siyang naglalaan ng pondo para sa mga programa at proyekto na pakikinabangan ng nakararaming Malabonyan. Labis naman ang pasasalamat ng dalawang kapitana na sina Kapitana Jean Bravo ng Tunsuya at Kapitana Alma Bonaventura. Suportado naman ang lahat ng programa ng Kongsilor ng District 1 ng Lungsod ng Malabon na ni Sinino Noel ang lahat ng proyekto ng kanyang inang kongresista. Yan ang update. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC. Salamat Danny Cruz sa balitang yan mula po dyan sa Malabon. At oras po natin, alas 3:24 ng hapon. May baho tayo ng tatalakayin naman sapagkat ito'y laman pa rin po ng mga obserbasyon at meron po mga reaksyon at opinion po ang ating mga publiko hinggil naman po dito sa issue po ng umano'y magastos na biyahe at pagsama ng maraming delegasyon sa biyahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. May paliwanag po si President Bongbong Marcos Jr. dito po sa isyong ito. At sa kanyang paliwanag ay ipinakita nitong si Pangulong Marcos, may mga sinama nga siya talaga na mga opisyal at individual sa Davos, Switzerland. At ito naman daw ho ay mayroong mga papel na ginampanan. Ang term nga ho na ginamit ng Pangulo dito ay may malaking papel na ginampanan ang mga sumamang ito sa kanyang state visit. At sinabi po ni PBBM na kailangan niya ang kanyang gabinete dahil nasa kabilang ho dito yung mga chief executive officers. Kaya kanya sinama raw ang kanya mga gabinete ay dahil sa mga opisyal ng iba't ibang bansa o mga kausap niya doon sa lugar na yon ang kailangang makaharap ng kanya mga gabinete at layunin itong matulungan ang Pangulo sa pakikipagnegosasyon sa pakikipag-usap sa mga may-ari at leader ng kumpanya para sa future investment sa Pilipinas. Yun, oo. So ito'y mga malalaking business company. Ayan, correction. Ito'y mga malalaking business company, mga opisyal ng malalaking business company ang mga kausap doon sa Switzerland nang siya ay pumunta. At nilidaw din po ng Pangulong Marcos
na mahalaga din sa forum ang role nina House Speaker Martin Romualdez at pangulo o dating pangulong at ngayon ay kongresista na si dating pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ayan, kasama kasi niya doon eh. Ito yung para mapabilis ang proseso sa paglagak ng negosyo dahil may mga potential investors na nagtatanong patungkol sa mga batas sa Pilipinas. Ayun. So importante po ito na kaya raw ho kasama ang mga miyembro ng ganitong delegasyon, ang kanya mga gabinete at ilang kongresista ay upang maging part na ng negosasyon. Ayun. At ito ay para po sa investment, future investment po sa ating bansa. Aminado po naman si Pangulong Bongbong Marcos na marami ang kanyang delegasyon, pero kalahati dito ay mula sa private companies na voluntaryo umanong gumastos. Ayun, hindi naman ho pala lahat ng kasama doon ay ang gagastusin ay galing po sa pondo ng ating pong pamalaan. Hindi po. Dito ho sa paliwanag at sa mga ebidensya naman pong makikita natin, yung ilang mga bumiyahe po dito ay gastos ho mismo ng ilang delegado na sumama sa biyahe kaugnay po ng World Economic Meeting. Ayan. So maliwanag ho yan ha. At ito nga po, ang naging resulta ng lakad na yan, ipinagmalaki nga po ng Pangulong Marcos na maraming naging accomplishment ang kanyang partisipasyon at partisipasyon ng kanyang mga delegado, particular na ang pagpapakilala sa Pilipinas sa mga investor para magnegosyo o mamuhunan sa bansa. Ayun. So maliwanag ho ito ha, na hindi ho lahat ng mga kasama doon ang ginastos ay galing sa kabangyaman ng ating bansa. Hindi po. Ang ginastos ho ng ilan doon ay galing ho mismo sa bulsa nitong mga volunteer na ito, mga voluntaryo na nagbayad ng kanilang biyahe papunta doon kasama ng Pangulo at upang makipag-negosasyon sa mga negosyo o na napipintong buksan sa ating bansa. So yun o, ang malinaw hinggil po sa isyong yan. Samantala, babalik po ang programang Oro sa DWIZ. ORO, Obserbasyon, Reaksyon, Opinyon. Muli ang iyong lingkod, David Oro po lamang hanggang mamayang alas 4 ng hapon. In the meantime, magbe-break po muna tayo para magbigay daan sa mga mahalagang commercial mula po sa ating himpilan at mga balita sa News Center. Oras po natin, alas 3:30 ng hapon. Sa DWIZ, kasama si David Oro. Muli nagbabalik ang inyong lingkod, David Oro po lamang sa programang Oro sa DWIZ. Okay, meron to ditong ilang information tayong nakalap last week na si dating DILG Undersecretary Martin Dinero po at anim na iba pa ay inireklamo dahil po sa umano'y bogus na auxiliary group ng Philippine Coast Guard. Di ho ba meron kasing mga civilian na miyembro po ng auxiliary group ang Philippine Coast Guard. At nakakalagkad dito yung pangalan ni dating DILG Undersecretary Martin Dinho. At ang nagre-reklamo raw mismo ay ang Philippine Coast Guard, yung pamunuan ng Philippine Coast Guard. At ayon po raw kay Coast Guard spokesman Commodore Armand Balilo, ay nagre-recruit daw ho o nagre-recruit itong grupong ito at humihingi ng bayad para sumali sa kanilang organisasyon. Kaya tingnan natin kung makukuha natin ngayon para po sa panayam kay
dating DILG Undersecretary Martin Dino para makapagpaliwanag ho siya. Ano ba talaga ang nangyari dito po sa incidenting ito? So, alamin natin mamaya kung ano ang magiging reaksyon ni dating DILG Undersecretary Martin Dino hinggil sa paksang yan. Samantala, sa oras po nating alas 3:34 ng hapon, meron ho tayong balita mula sa ating IC Patrol. Ang Bureau of Customs daw po ay nagbabala laban sa mga nagpapakalat ng fake accounts at mga fake news galing ho sa Bureau of Customs. Alimingan natin ang detalye ng balitang ito mula kay Patrol 5. Ayayo Pangko. Nakatanggap na report ng Bureau of Customs o BOC patungkol sa mga fake accounts na gumagamit ng mga pangalan at larawan ng mga kawanin nito. Sa pinalabas na advisory ng BOC, ang mga faking accounts ay nagpapakalat ng mga maling impormasyon laban sa ahensya, mga opisyal at mga kawanin nito. Tugnay nito nagbabala ang Bureau of Customs sa lahat ng individual na mapapatunayang nasa likod ng naturang gawain na tahasang panghihimasok sa pribadong buhay ng mga inosenteng individual. Hinikayat din ng Bureau of Customs ang publiko na i-report sa BOC hotline na hashtag 8705-6000 ang sinumang magkikitang faking accounts na gumagamit ng mga pangalan at larawan ng mga kawani ng BOC upang masambahan ang kaso o identity theft na paglabag sa Republic Act 10175 o yung Cybercrime Prevention Act. Patrol number 5 ay upang ko nagulat, siyempre metode ng lakas ni WIC. Salamat kayo, Yupanko, sa balitang niyan. Kaya wag ho tayong basta-basta maniniwala ha, na yung isang tao o yung information ang gagaling isang particular na ahensya ng ating pamahalaan. Dapat ho, suriin po natin. Tulad niyang balitang niyan ni Aya Yupanko, meron ho palang gumagamit ng mga fake news o gumagawa ng mga fake news at gumagamit ng mga fake account na nagpapakilalang taga Bureau of Customs. Ay mag-ingat po tayo hinggil sa matatawag po na panibagong o patuloy na modus operandi. Samantala, sa iba pang paksa ng balita, meron ho tayong natanggap dito na balita na may mga obserbasyon at hindi ho magandang reaction din ng ating mga mamamayan dito. Sapagkat yun daw hong ipapataw na buwis sa credit card transactions ay itataas daw po sa susunod na buwan. Aba, hindi yata magandang balita ito. Hindi ho magandang balita ito. At sa kabila nga po ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa bansa, ito na naman po matatawag na pasanin na naman ang kakaharapin ng mga Pilipino. Ito pong may kaugnayan dito sa balita na itataas daw po ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang interest rate cap sa mga transaksyon sa credit card simula sa February. Hala, ayun. Hindi magandang balita ito. Ayon kay BSP Governor Felipe Medalla, naglabas nga po ng Resolution Number 65 nitong January 13 lamang last week. Ang Monetary Board ng Central Bank na nagpapataas ng maximum interest rate o yung tinatawag po na final charge na 3% na ipapataw sa hindi pa nababayarang outstanding credit card balance. Hala, kapag ka hindi ho nakapagbayad, lalo pang mababaon sa utang. Ayun. Yung isang card holder po, 100 basis points. Paano kaya ito? Mula raw ito sa 2% kada buwan ay magiging 36% kada taon. Uy, medyo may kalakihan ito kung kukwentahin ha. Ang umiiral na buwan ng add-on rate na maaring singilin ng mga credit card issuer sa installment loan ay pinanatili naman sa pinakamataas na rate na 1%. Ayan.
at mananatili naman sa 200 pesos kada transaksyon ang maximum processing fee sa pag-avail ng credit card cash advances. Ayun. So may dagdag po tayo. May dagdag po tayong bayarin sa ating pong mga utang pa sa credit card. Ayan, kaya nako, ang lungkot. Lalo tayong bababao nito sa mga pagkukulang pa natin sa mga credit card. Oras po natin, alas 3:39 ng hapon. Dakuha natin ngayon, balikan natin, ikutin natin ang mga balita sa Metro Manila. Metro Patrol Report. May balita ho tayo mula kay Miss Beth Samson sa mula sa Caloocan City. Magandang hapon, Miss Beth. Anong balita sa Caloocan City? Go ahead. Hindi maganda, sir. Sir Dave, kasi may nag-suicide kanina ng umaga. Uy. Okay, go ahead. Sa University of the East Caloocan City. Ito ay ngayon ko lang nakita, naalaman itong balilang ito. In fact, wala pa ito sa staff report. Mm-hmm. Wala pa silang ginagawang follow-up operation. But mismo ang kausap ko ay mismong Caloocan Police Chief at mismo si Director Peñones ng NPD. Mm-hmm. Ang biktima, isa 18 years old, kasamang Dave, si Mark Mendiola Manakmul. Ito ay senior high student ng University of the East na nakatira sa Block 35, Lot 61, Navotas City. Nakita nito ni isang utility na si Ariel Mariari kaninang umaga. So tumalon to mula sa 9th floor ng isang building sa UE na bumagsak sa pavement, inabot sa drainage. So isinugod to itong bata sa MCU Hospital, pero past 10 na umaga ay idineklara ang patay ang bata. So siguro may note sa Mandib, mayroong note na iniwan ang bata na siya ay sadyang nagpatiwakal. Kasi he did this early morning kung saan kukunti pang estudyante sa eskwelahan. Usually kasi mga 7 o'clock dumadami estudyante dyan, and he did the suicide as early as past 6 in the morning wherein kukunti pa ang mga estudyante. Ayun ang malungkot na balita, yun, kasama David. Oh, no, malungkot nga yan at hindi pa natin, hindi, wala pang information ng police natin kung anong reason, bakit nagpatiwakal yung kabataang yan, Bet? Yes, sir, wala pa. Binigay lang sa akin ni Major ko ang kanilang initial investigation from MCU at deklarado naman na yung batang yan ay estudyante ng UE. Yan ay grade 12 senior high school student. Mm-hmm. Most times naman, problema yan eh. Kaya ginawa niya yan. At yan ay hindi pinatay. Walang bakas ng yan ay pinatay dahil yan ay tumalon mismo sa pavement ng mula sa building ng 9th floor ng UE High School Building. Kung ano yung dahilan, pagpapatuloy natin mamaya ang ating follow-up report na ibibigay sa atin ng Caloocan PNP. Okay. Thank you. Salamat, Ms. Beth. Go ahead. Yes, you heard it first. DWIC, Beth Samson, Metro Patrol. Salamat, Ms. Beth Samson, sa malungkot na balitang yan na pagpapatiwakal ng isang estudyante sa UE, dyan po sa Caloocan. Mula po sa Metro Manila, galugarin naman po natin ang lalawigan. Ronda Provincia. Alamin natin ang hatid na balita ni June Bringula mula sa Bataan. Magandang hapon, Kuyang June. Maingit na hapon na para di, narito naman yung magandang balita natin. Mabilis ng umaksyon ngayon ang Department of Public Works and Highways ng 2nd Engineering District dito sa lalawigan ng Bataan. Ito'y makarang action na kagad nila at agawan ng mabilis na pagkilos itong mga bitak, malaking bitak ng daan dito sa may bahagi ng Orion at hanggang Limay dito nga sa bahagi ng Roman Expressway. Ito yung mga nireklamo ng mga motorista kamakailan o dito mga nagdaang araw dahil nahihirapan silang dumaan nga sa naturang kalsala dahil mapanganib yung natuklo sa mga bitak sa daan na medyo may kahabaan.
Kaya't nung ating ibalita, umakasok agad itong Department of Public Works and Highways ng Second Engineering District. At sa ngayon nga, natapos na itong pagkukumpuni nila at nawala na, pinalitan na, ginawa na itong mga bitak-bitak na daan sa may kahabaan nga ng Orion hanggang sa Limay, Bataan. Samantala, ang ayun naman dito sa Electoral Engineering District ng Department of Public Works and Highways dito sa unang district ng Bataan, ay hanggang bukas mananatili namang nakasara itong bahagi ng dinginan na bridge hanggang bukas ito dahil patuloy pa rin ang pagkukumpuni ng mga tauhan ng DPWS ng naturang ahensya. Ayon kasi sa dito ka engineer Boying Flores, district engineer ng First Engineering District, ay meron silang ginagawang mahalagang bagay sa naturang tulay sa bahagi ng Roman Expressway dito sa bahay naman ng Abukay. Ang naturang Roman High o naturang daan o yung tulay ay isasara mamaya hanggang alas 5 o dito, alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Yung binabagita din yan itong sa may dinginan na bridge sa bahagi ng Roman Expressway dito naman sa Abukay, Bataan. Ayon dito kay District Engineer Boying Flores, mananatili itong sarado hanggang bukas lamang ng umaga. June Bringula na ulat, simple naman ito, Dulakas, DWIC. Salamat, June Bringula, mula sa Bataan. Oras po natin, 15 minuto na lamang bago mag-alas 4 ng hapon. Pag-uusapan pa rin ang mga balita mula sa probinsya. Yun daw hong problema na sa supply ng kuryente sa Occidental Mindoro ay ginagawa na po ng paraan ayon po yan sa Department of Energy. Nakakatanggap nga po tayo ng matagal ng problema po sa kakulangan ng supply ng kuryente dyan po sa Mindoro. At ayon nga po dito sa natanggap nating balita, ay gumagawa na ng paraan ang Occidental Mindoro Electric Cooperative. Ito pong Umeco na maayos ang kanilang power supply agreement sa Energy Regulatory Commission o ERC. At dahil ito sa hindi raw magagandang sitwasyon ng lalawigang kaugnay sa krisis sa supply ng kuryente. Yan, matagal na po tayong nakakadinig ng mga problema nga po sa supply ng kuryente dyan po sa Mindoro. At ang malungkot pa dito ay nagbabadyang magsara o mag-shutdown ang power provider. Ay, nako, ang lungkot naman to kapag ito'y sinara. At sabi po dito ng Department of Energy, ayon po kay Undersecretary Rowena Guevara, na kailangan ding maaprubahan ng ERC ang rates ng electric cooperative sakaling may papalitan o kung mayroon pong papalit na panibagong magiging provider ng power supply. At bukod ho dito, meron anyang permanenteng solusyon na ginagawa naman ang ehensya, ang Department of Energy, hinggil sa usapin sa pamamagitan po ng National Transmission Corporation. O ginagawan daw ho ng paraan. Pero sana sa lalong madaling panahon, sapagkat maraming ha tayo nakakuha ang reklamo mula po sa mga kababayan natin dyan sa Mindoro, may kaugnayan sa kakulangan ng supply ng kuryente. Samantala, alamin natin ngayong araw nito ng Monday, expected na kapag Monday talagang mas mabigat ang daloy ng trapiko. Kaya gusto nating malaman ang latest report mula sa MMDA Metro Base. Nasa rin na po natin ngayon si Mark Ramos. Magandang hapon, Mark. Kumusta ang lagay ng trapiko sa Metro Manila? Magandang hapon din po at sa lahat ng mga tabay ng inyong programa. Narito po ang huling kaganapan sa daloy ng lansangan ng Metro Manila. Simula ka sa may southbound ng Etsa, Balintawak to Munyosoy, mabilis naman ang daloy ng traffic. Ganun na rin dito sa may papuntang Bansalangin hanggang sa may West Avenue, mabilis pa ang usad ng traffic. West Avenue papuntang Quezon Ave, mabilis pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. Ganun na rin sa may papuntang Timog, makakarasa tayo ng pagbibigat dito na sa may area ng Cubao, sa may Victory Liner, papunta ng Aurora. Aurora papuntang Santolan, hanggang papunta na ng Ortigas, may pagbabagal na tayo mararanasan. Ganoon na rin sa may Ortigas, papunta ng Shaw Boulevard.
Show Boulevard papuntang Boni, mabilis pa ang usad ng traffic. Ganun na rin sa May Guadalupe, papuntang Bendia. Makakaransa tayo ng pagbibigat mismo sa May Bendia na papunta ng Ayala. Ayala papuntang Magallanes, Bagyang, babagal din ang daloy ng traffic. Sa May Magallanes naman papuntang Evangelista, medyo may kabigatan na tayong mararamdaman. Ganun na rin sa May papuntang Pasay Top. Sa May Northbound naman ng EDSA, Pasay Top, papuntang Malibay, mabilis pa ang usad ng traffic. Ganun na rin sa May papuntang Magallanes. Magallanes papuntang Ayala, mabilis pa ang usad ng mga sasakyan. Babagal na yan dito sa mismong Ayala papuntang Buendia. Ganun na rin sa May papunta ng Kalayaan. Maluwag pa naman dito sa May tapat ng MMDA, sa Estrella papuntang tapat ng MMDA. Babagal na yan dito sa May Guadalupe papuntang Boni. Boni papuntang Show Boulevard hanggang Mega Mall, mabigat na ang usad ng traffic. Ganun na rin sa May papuntang Ortigas. Ortigas, papuntang White Plains, bagyang duluwagan dali ng mga sasakyan. Makakaransa tayo ng pagbibigat dito na sa may area ng Santolan, papunta ng Aurora. Aurora, papuntang Cuba, may pagbabagal na tayo mararanasan. Bagyang luluwag na yan sa may papuntang Kamuning. Sa may Kamuning naman, papuntang Quezon Ave, mabilis pa ang dali ng mga sasakyan. Ganun na rin hanggang dito sa may Trinoma. Babagal na yan dito mismo sa may Trinoma, papuntang North EDSA. After nyan, mabilis na ang dali ng mga sasakyan, papunta ng Muñoz hanggang Balintawak. Ngunit sa may Balintawak, papuntang Cloverleaf, makakaranasan tayo ng pagbibigat. After niyan, papuntang Monumento Circle, mabilis na ang dali ng mga sasakyan. Yan lamang po muling kaganapan mula dito sa MMDA Metro Base. Mark Ramos po nag-uulat. Maraming salamat, Mark Ramos, mula sa MMDA Metro Base sa lagay ng ating tropical sa Metro Manila. Sana po kahit papano ay nabigyan ho namin kayo ng gabay para sa mga motorista po natin na tatahak ng mga pangunang lansangan sa Metro Manila. Oras po natin, mahigit 9 na minuto na lamang bago mag alas 4 ng hapon. At speaking of result ng naging state visit at naging lakad po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Switzerland, kasama po ang ilang mga gabinete at ilang mga private individual na nagboluntaryo na gumastos para makatulong, ika nga, sa ating ekonomiya ng ating bansa. Ito po ang resulta sa latest report po na natanggap ng ating news center, ay meron daw hong 9 na mga international companies na nagpahayag ng kagustuhan na mag-invest sa Pilipinas. Oh, good news po ito. At ilang international companies nga po ito na gusto nilang mamuhunan sa Pilipinas. At ayon po sa report ni Trade Secretary Alfredo Pascual, kabilang sa kanyang mga nakapulong, ayan ha, itong resulta ng pakipagpulong ni Secretary Pascual, ay kapiling niya nga sa, o nakausap niya nga raw, itong si Gokul Laroya, ang chairman for Asia Pacific ng Morgan Stanley, na nangako na magtayo ng opisina dito po sa Maynila. Yun. So, trabaho at dagdag po ito sa ekonomiya ng ating bansa. At matatandang nakausap din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Laroya sa sidelines ng World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Ayan. So, merong good news hinggil ho sa bagay nito. Maliban dito, nakausap din po ni Secretary Pascual ang CEO ng Coursera na si Jeff Magloncalda. Yan. At mga official po ng Swiss National Company sa Glencore at US-based company sa Astranis. O yun, mga dagdag po ito na mamumuhunan sa ating bansa. Sinabi naman po ni Transportation Secretary Jaime Bautista, nakasama rin po sa delegasyon, na nakausap niya ang executives ng 5 kumpanya, kabilang sina Dolt Van Den Brink. Ito po yung CEO ng Heineken. Uy, aha. Itong si Thomas Boberl, ang CEO naman ng leading na Swiss insurer na AXA. Ayun. At mga executive ng Chicago-based private
venture capital firm na Blockwater. Oy, ayan. So ito yung ilan sa mga resulta. O meron pa pala. Maliban dito, sinabi pa ni Bautista na may nakausap din siyang grupo na nais mag-invest sa land transport businesses sa Pilipinas na tumanggi munang pangalanan. Ngunit ayon po kay Secretary Bautista, isa po ito sa pinakamalaking grupo sa buong mundo. Oh, di ba? So, good news po ito pagka naipagpatuloy ang investment dito sa ating bansa. At nagpahayag din daw po ng suporta sa railway projects ng Pilipinas si dating British Prime Minister Tony Blair. Oh, ibig sabihin maganda po itong magiging result kung ito po ay may sasakotoparan para po sa ating mga railway projects dito po sa Pilipinas. So yan po ang ilan lamang sa mga positibong resulta ng ginawang pakipag-usap ng mga miyembro ng delegasyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa pagpunta ho nila sa Switzerland. So may trabaho naman ho pala. May ginawang mga magagandang resulta ang ating pong mga miyembro ng gabinete na ginastosan sa pagbiyahe po dyan sa Davos, Switzerland. O ihabol po natin ito. Meron hong, sa iba pang mga issue, meron hong babala itong si Cavite Congressman Elpidio Barzaga. Meron hong babala sa publiko, may kaugnayan sa mga online dating. At matapos nga po makatanggap ng package itong isa sa mga biktima sa online dating na naglalaman ng illegal na droga. Oh, bere nyo, kunyari yun ang paksa, online dating ang usapin. Pero sa totoo lang, ay isa ho pala ito sa mga instrumento na ginagawa po ng mga sindikato. Kunyari, online dating ang dating. Pero nagagamit ho pala para po naman sa pagbebenta ng illegal na droga. Kaya yung babala po ay nanggaling dito kay Congressman P.D. Barzaga ng Cavite. May kaugnayan po dito sa mag-ingat sa online dating na nagagamit po ng mga sindikato ng illegal na droga. Well, sa kabuuan ay nakuha natin ilan sa mga malalaking obserbasyon sa mga balitang pumutok sa nakalipas ng mga oras at nakakuha rin po tayo ng ilang reaksyon kaugnay ng ilang mga balita na patuloy na laman din po ng ating nasa radyo, nasa dyaryo at nasa telebisyon. At may mga opinion din po tayo kaugnay sa mga malalaking paksa na pinag-uusapan sa ngayon. Muli, maraming salamat sa mga nakaagapay po natin sa ating broadcast ngayong umagang ito. Hapon ng Monday. Malapit na yung umaga. Ngayong hapon ng Monday, 23 sa buwan ng January. Maraming salamat sa ating mga nakaagapay. Engineer Jun Aguba, thank you. Sa ating social media na naglaan ng mga video at mga larawan sa ating broadcast, si Angelo Baño, Jam Tarayo, Joanna Luna, Allen Ibanez, Elaine Dimalanta. Aba, pambira. Full force ang ating po mga kasama sa social media at ang ating mga masisipag din naman ng mga news writers na sina Ariam Sancho, Jen Patrolla at Mara Valle. At siyempre sa pangangasiwa po yan ng news director ng DWIC na si Ati Juday. At salamat din sa mga miyembro at masisipag po nating communication assistant na sina Miss Alinyo Dayon, Micah Sariaca Cervantes, Hias Pantalyon, Jessa Barameda. Ba, news na rin, ha? Kompleto rin ng ating mga kasama sa communication assistant. At siyempre, sa alalay pa rin ng ating news director na si Madam
Judith Estrada Larino. Antabayanan po ang IC Balita Nationwide panghapong edisyon. Susunod na mamayang alas 4 ng hapon. Muli, ako po si David Oro. Nag-iwan ang mga katagang maraming maraming salamat po sa pribilehiyo na makapagserbisyo sa inyo. Bye! Oro sa DWIZ.